ano, producer's cut na si Direk Marlon together with Direk Tony Reyes ang gumawa. And the first, siguro, ano, 65%. So yung two-thirds na panood ko na before coming here, okay. I kept telling her na, Rice, ba't ang galing-galing mo? Kasi a true star, di ba, lalong lumalaki okay. pag on screen. Yung parang pag pinapanood mo, like, perform, magaling. Pero yung talagang larger than life ang dating. At ganun siya. Ay, and tuwang-tuwa ako kasi ganun siya ka-humble. Okay, right. So talagang I was so captivated by the two. Yun talaga yung naramdaman ko na sabi ko, syempre nanay, di ba? So proud na proud lang ang feeling. Pero sabi ko, they have magic. Yung may screen chemistry yung dalawa. Kaya kilig na kilig lang ako na talaga sabi ko, ang cute. Ma'am, nabanggit nyo nga rin po sa isang interview sa inyo, puro positive nga po yung epekto nga po ni Liza kay Bim. Natuto talaga si Bim makihalubilo sa lahat. Natuto siya magpo at magopo. Okay. Natuto siya talaga na kasi maraming nakwento si Riza at yung mommy niya sa amin about lahat ng pinagdaanan nila. So parang natuto si Bim na to be grateful for everything that we have. Mm-hmm. And ano, they got along so well kasi parang na-realize ko na we should let them be children and enjoy nila yung pagiging bata. So nakanood na kami ng sine together. Tapos pag during breaks, kasi si Bim hates horror. Okay. So ito, mahilig. So nanood kaming Conjuring, nanood kami ng lahat ng Chucky. Tapos pinahanap niya sa akin, gusto daw niya makita yung original. Mm-hmm. So dinownload ko talaga, binili ko yung Child's Play. Tapos gusto niya makita daw yung Bride of Chucky. Tapos yung ano, yung mga nag... Ayaw ni Bimbi. Galit na galit sa amin. Oo, nag-aaway sila kagabi. Oo, iniiwan niya kami talaga. Kasi sabi niya, just you and Riza, then you watch. And gusto niya action. Action gusto kami. Niya, no. At yung ano, gusto nila ng superheroes, at least doon. At type nilang comedy. Ang tawa lang silang dalawa. So, masasabi mo ba na malaki ang nabago kay Bimbi nung pumasok siya sa showbiz? Hindi naman nabago. Kasi I'd like to think that I have a good kid. Pero, bumait. Yun talaga. Yung ano talaga. Parang siguro kasi, it really helps with this little one, si Aling Maliit. Oo. Mabait talaga eh. At hindi talaga walang kalakihan ng ulo, walang ere, hindi nagpipiling. So parang, siguro kay Bim kasi parang, ano, medyo diva yung nanay. So, akala niya normal yon. So nung nakatrabaho sila, naging ano talaga, parang nakita niya siguro talaga na pwede kang maging sikat, pero simple. Pero parang yung relasyon ba nila, parang magkapatid lang. Okay, kasi ano, parang si Bim kasi, di ba may ano, may sinasabi ko, let's just adopt Riza. I don't want a sister. I already have a brother. Mm-hmm. Tapos isa naman, no, may nanay na po ako. So ano, okay. Ganun, di ba? So, pero masaya talaga. And sinabi ko, pinromise namin kay Riza at sa mommy niya, kay mommy Risa, sabi ko, beyond this movie, ah, friends pa rin tayo, close tayo. So parang, gawa tayo ng paraan para makanood tayo ng sine, lumabas, ganun. Yung mga normal lang na bagay. And so far naman, nagagawa nga namin. Tapos, kasi pagpunta namin December 7 sa Cebu, mauna kami ng gabi para at least matour, mapasyal silang muna sa ating nanay niya, si Papa Jack. Parang naging ano na kami, komportable kami. Dati, mami niya opo ng opo sa akin, mom ng mom. Ngayon, parang okay na. Parang papante we relate na to each other na pareho lang kaming nanay. So, okay. At masaya. Kamusta si Bossing as a co-producer mo? Kasi ito yung mo siya ko. You know, I love him in the sense talaga na he's so cool. Kasi ako talaga, ultimo period ko, lahat pakikialaman ko. So talaga pwede palang maging relax. At magiging maganda pa rin ang kinalalabasan. So, ang dami-dami kong napulot sa kanya about trusting your people. Na magtiwala ka that they know what they're doing at hindi kailangan lahat minaman yung obra mo. So medyo yun, nag-relax. Kasi siya talaga siguro sa haba ng pinagsamahan nilang lahat, may tiwala siya. Ma'am, itong little bossings talaga, yung parang ano mo na sa pagpuputus, compared sa mga na-produce mo before, parang ito na ba yung... Kasi dati naman, ano lang eh, di ba kung magpaproduce ka,
you know naman the system in ano Star Cinema, 'di ba? Na na plancha na 'yan, ang daming pinagdaanan, ang daming ano. Tapos bakas ka in the sense na bakas ka ng pera mo at ng talent mo. Ito talaga yung from inception to the final product. And ano siguro also, I have to say thank you kay Boy Abunda na siya yung nangulit for the Procter & Gamble to happen. Yung talagang halos lahat ng mga, siguro more than half of those commercial intrusions came from Boy sa pagpa-follow up niya. Kasi sinuwerte kami that we had dalawang marketing arm, yung sa amin ni Boy and of course the one of Mr. Tuviera and Boss Orly. So we got the best of both worlds. Pero Gorgy, ang hirap na trabaho pala talaga nito. Miss Chris, hindi biro. Miss Chris, kasi nung last year po kasama mo si Vice Ganda sa Sitirakas, ngayon po magkatapat po yung inyong pelikula po sa Metro Manila Film Fest. Medyo ano po ba? Tumalong si Vice sa amin. Yung, he was there sa set nung isang time na ano, nagbantay siya. You know yung ano, I have no illusions whatsoever. If Vic wants to be number one, who doesn't want to be number one? Right. Pero tanggap na tanggap ko naman kung sino si Vice Ganda at kung anong box office track record niya. So syempre, ang gusto ko lang naman talaga is mabawi namin ang pinuhunan at kumita kami because yung ano this is for BIMF's future and ano, this is also parang a test for me na kung kaya ko ba talaga yung trabaho na hindi ako yung in front of the camera pero may skills ba ako dun sa behind the scenes. Natuto ko sa pagbabudget. Ngayon na alam ko na ultimo magkano isang ilaw, magkano isang cost ng camera per day, magkano binabayad mo sa mga tao, magkano isang tray ng pagkain, magkano nadadagdag kasi pag magsabi kang kawawa naman, dapat may merienda.